ito guys, yung ano ko, super worm ko, Stebet beetles pala. Ito, ito, ipapakita ko ngayon yung super worm cycle nila, kung paano ko to nabuo. Ito yung mga beetles ko, ayan, dyan sila nabubuhay, ayan. Mas maganda kasi carton. Ayan, nakikita nyo? Ayan. Ayan o. May mga itlog sila doon. Ayan yung mga itlog ng super worm ko. Ng mga beetles ko. Ipapakita ko sa inyo kung paano naging super worm at kung paano ang ginagawa ko na breeding process ng super worm. Ayan. Yung mga iba, ganyan. Ito yung nilipat ko. Yan yung ko muna kasi marami na akong super worm. Ito yung ibang super worm ko. Ayan. Ito yung mga pwede nang gawin na ilalagay sa mga storage box para maging super worm katulad nito. Pero ang na-harvest ko last week, ito na. Ito. Ito yung na-harvest ko. Mga 3 days ko na itong na-harvest. Ayan. Naka-focus talaga siya. Ayan, o. Oh. Ayan. So, marami sila. Ayan, gumagalaw sila, o. Oh. Ito yung mga small ko. Small super worm. Ayan. Ito yung mga small super worm ko. Ngayon, bibigyan ko kayo ng tips kung bakit kailan paghiwalay-hiwalin ang mga medium size. Ito naman yung mga medium size na super worm. Ayan, may mga malalaki na dito. May mga large na. Ayan, iniisa ko po silang sinina-transfer. So, dapat tanggalin na itong mga to. Ayan, itong mga to. Ito, tanggalin. Kailangan ng palitan, lagyan ng bago. Pwede pa yon. Makakain pa sila dyan. Pati yan, pwede pang may makakain pa sila dyan, pati dyan. Ayan. Ayan, kung mapapansin nyo, may mga malilit na mites. Ayan. Yung mga yan na yan. Hindi yan kasali. Yung mga mites na yan, kumakain din yan ng mga maliliit na super worm. Kung saan yung ano kasi natin, yung beddings. Yung beddings na ginagawa natin. Ayan. Yung mga beddings tong mga buy one na to. Sa farm kasi, sa agriculture supply, pag bumibili ka, doon na rin ang gagaling yung mga mites na kumakain ng maitlog ng mga super worm. Ayan na maitlog ng mga beetles. Ayan. May mga itlog kasi dito. And every week po akong nag-harvest. And ang ginagawa ko naman po, kumukuha ako ng may isang ayan, ganito, isa-isa kong inilalagay sa storage box. Ayan, or ano, paglagyan, ayan. Yung mga super worm, ayan, after yung mga 14 days, magiging pupa sila, eto. Ayan yung pupa, bubuksan po natin. Bubuksan natin. Ayan. So, ito yung pupa. Pwede na itong ilagay sa ano, sa ibang paglagyan, pagsamasamahin. Ayan, o. Gumagalaw talaga siya. Pero kailangan takpan para hindi po puntahan ng mga daga. Tapos, pag naging beetles na sila, ayan. Pag naging beetles sila within a few months, a couple of months or weeks, magkakaroon sila ng mga itlog. Nasaan na yung mga itlog na pinakita ko kanina? So, ko alam kung nasaan na itlog. Ayan, yung itlog. Ayan, o. Oh. Yung mga itlog na yan, yan din yung mga nagiging super worm. At pupunta sila dito sa dito mapupunta yung mga mahahatch na itlog.
Diyan mapupunta yung mga ma-hatch na itlog. So, wala pa silang mga na-hatch kasi 3 days pa lang naman to. 3 days pa lang. Ito yung mga na-harvest ko before. Ito ng mga na-harvest ko. Ayan. Marami na po. Kasi simula ko pa lang sa breeding process. So, magbebenta na po ako sooner or later. And pag naka-breed na po siguro ako ng mga 3,000 na superworm, magbebenta na rin po ako para makatulong sa mga nag-aalaga ng mga reptiles. Ganyan. Ito yung mga breed ko ng super. Ito na yung mga iba. Ayan. Kung mapapansin nyo din po, may mga small talaga. Andyan, yung mga small. Kailangan pong paghiwalay-hiwalayin ang small, medium, saka large na superworm para mapaghiwalay-hiwalay nyo sila at hindi po sila magkainan. Kasi may mga malalaki. Kung minsan, kumakain din kasi. Eto, ayan o, pansin nyo o, dyan sila kumakain. Hinahati ko to minsan. Kung minsan, buo nilalagay kong ganyan. Ayan o, madali lang kasi maubos to. Ayan o. 2 days, 3 days, ubos na nila itong mga ganito. Ayan, yung kaya nila. Pero pag mga ganito naman, mga beetles, matagal bago sila ano, bago maubos yung mga pagkain nila. Eto. Ayan, may mga itlog na rin dyan. Ayan o. May mga mites kasi dyan. Ayan yung mga mites. Na kumakain din ng mga itlog ng superworm. Ayan ang itlog ng mga beetles. Yung mga mites na yan. Ayan o. May makikita ka dyan o. Ayan gumagalaw. Na ano. Na. Hindi ko alam kung superworm na yan. O. Superworm na. May superworm na pala na hatch dyan. So may mga gumagalaw na sa baba. Hindi ko alam kung meron nga ba. And meron nga. So dyan ko nilalagay. Pero dapat to, pag nilagay mo to sa mga ganyan, dapat ilalagay mo sa silong ng kama or sa madilim na part ng bahay nyo. Ayan. So, ito pa lang ang mga maliit na farm ko. Farm ng superworm ko. Ayan. Shoutout pala sa mga laging nanonood sa aking mga vlog. Lalo na si RJ Lagula, Rani Kanyada, si Catherine Mundares. Ayan. Ito, pinapakain kasi to sa mga gagamba na alaga nila. Mga reptiles. Pwede rin itong ipakain kasi sa manok. Ayan. Pinapakain to sa manok. Ano pa ba? Ayan. So, kasi ito noon, mga 100 pieces lang to noong nagsimula ako. Pero ngayon, nasa siguro hindi kulang-kulang na to 3,000. Oo, tama. Kulang-kulang 3,000 na to. Ayan yung mga ano ko. Ayan o. Ganyan. Super dami. Pinapakain ko lang sila ng mga gulay, carrots, ganyan. Tapos, yun na rin yung pagkain nila, yung mga carrots or pipino. Yung potato, yan na rin ang pinaka-substrate nila or pinaka-source of foods nila and water. Diyan na rin po nang gagaling. Ayan. So, mag-update na naman po ako next week sa about sa superworm life cycle ng aking mga alaga.